Sabi sa iyong katabi, pagpalain ka ng Diyos at mga mahal mo sa buhay. Pagpalain ka ng Diyos at mga mahal mo sa buhay. Salamat Panginoon, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kanyang kabanal banal ng pagkapare, nakikisa tayo sa kanya, sa salita tinapin na piraso. At salamat din, ngayon po ay peace day ko, St. Ephrem ng Syria, Turkiya. Sa ngala ng mga anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Upang tayo maging karapat-dapat kapag aharap sa Diyos at may tampo sa kapwa, may sama ng loob, sana maisuko namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, maawa ka. Panginoon, kaawaan mo sa kami. Sa mga pagkakataon, nakalimot tayo magbigay ng halimbawa, sakripisyo sa mga bata, kabataan sa ating pamilya, na isuko lahat sa Diyos at maging Kristong buhay tayo sa ating pamilya at kapwa. Kristo, kaawaan mo po kami. Kristo, kaawaan mo po kami. Sa mga araw na hindi namin inaalay ang krus at muling pagkabuhay ni Jesus ang kanyang katawan at dugo, sa kaligtasan hindi lang ng minamahal kundi ng ating bayan at ng buong mundo, Panginoon, kaawaan mo po kami. Panginoon, kaawaan mo po kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin natin mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Go.
Aming makapangyarihan, pakundangan sa aming pagpaparangal sa pagkapari sa walang hanggan ng aming Panginoong Jesus. Kami mga nagkakamit ng kanyang matamis na pagmamahal sa sanlibutan ay bigyan mo ng puspos na kaligayahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ng iyong pangalan, Ama, kataas-taasan sa ngalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, iisang pag-ibig, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Noong mga araw na yon, sinabi ni Elias kay Akab, "Lumakad ka na, maari ka nang kumain at uminom. Narinig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo, sumubsog sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mong makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag dakay, nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Akab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasiyan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang na sa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Nagaani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpuntay, masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nagahari iyong galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan.
Tumayo po. Alleluia, alleluia, alleluia. Wiwisikan mo kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Bibigyan mo kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskribi at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mo magsabi sa kanyang kapatid, ulul, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Umupo po. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sa bawat isang tinatawag mo. Kayong mga nasa online sa Africa, Middle East, Europe, America, Asia, dito sa Pilipinas. Napakalagang topic. Pasimba-simba, magdarasal, at kung maalala mo nga, ito ang puot galit sa iyong puso. Panginoon, ikaw magsalita sa bawat isa sa amin. Ikaw lang makakahipo, hinihinga ng bawat isa ang iyong espiritu, ang iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa gospel. Jesus teaches us kung ano ang masamang may dudulot ng galit. Sabi ni Jesus, ang bawat desire at choice natin ay nakasilid sa ating puso. Kaya nga ito, tumitibok sa iyong puso. Hindi kanya pinipilit, pero ito ang kanyang pagmamahal. At kung may evil and forbidden desires tayo, our heart will be corrupted dahil nasa mundo tayo ng pagsubok. Mahal kita anak, ito ang malaking pagsubok. Normal lang that when someone does something wrong or may nangyayaring hindi tama, siyempre
naiinis o magagalit ka. Ang ayaw ng Panginoon ay yung anger with refusal to forgive and a desire for revenge na nakikita natin yan sa mga action film, mga chismisan, siraan. Alam mo na ito, pasensya na, inuulit ko lang, pati ako tinatamaan lahat tayo. Harboring anger in the heart as well as anger in speech is forbidden by God. Anger is one of the 7 deadly sins. Kasama na yun ang pride, self-righteousness. Higanti. Kaya nga, anger, hatred, resentments. Nagkasala tayo when we use anger in a destructive rather than constructive way. Yung killer instinct. Yung galit na galit tayo. Gusto natin patayin yung tao. Eh, nasa na rin yung pagmamahal ng Diyos? When we use it to hurt others rather than to help them. Dapat daw eh, parang drama na galit ka lang pero dinideserve mo rin kahit kaaway mo, sana makilala niya ang ating Kristong pari magpasawalang hanggan. Alam natin to, that words are very powerful. What we say can uplift or destroy. Ang liit. Pero pwede kang dalhin sa impyerno o sa langit. Sana masinag ang pagsusuri namin, Panginoon. Ikaw ang gumising sa amin. Mga salita, words, time, opportunities. Babaksak o itataas. Masaya ka o mababuon ka sa kalungkutan. Words enhance or damage and can heal or hurt. At accountable tayo sa Panginoon. Alam mo yan? For every hurtful word we say, because words express what we have in our hearts, malaking pananagutan. At lalo na kung nakikita ka ng mga bata, yung mga kaibigang dapat bigyan mo ng halimbawa. Jesus wants us to be reconciled with Him and with one another. Ang nais ng Panginoon ay mawala ang galit, bitterness, resentments sa ating puso. Ano nga ba ang lunas sa iyong killer instinct? It's easy to condemn than investigate. Galit na galit ako. Papatayin ko siya, naku po. Mga nakakatakot na salita. Sa mga film lang natin nakikita yan. Sobrang drama. Salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng humility, mercy and compassion. Self-control comes from a heart full of love and forgiveness. Wala tayo niyan. Ang tagal ko nag-retreat sa Rome, 6 na buwan. Topic, paano tayong magkakaroon niyan? Sa bandang huli, yung santo, yung pinakamatanda sa amin, sabi niyo, wala. Wala ka niyan, lahat tayo makasalanan. Kaya nga tayo nakikinig ng salita para tayo ma-purify ni Lord at tinapin na napiraso. Diyos lang, hayaan mo siya, i-welcome mo siya. Siya magpatawad sa iyong puso. God has forgiven us, so we must also forgive those who cause us grief and harm. Yung mga pinahiya tayo. Yung ugali nating drama na pag pinahiya mo ko sa Facebook, sa harap ng ibang tao, nako, kailanman, hindi kita patatawarin. Mga ganong pag-iisip. Nako, alam mo lang, pinahihirapan mo lang ang sarili. Kaya kung tayo nagkukross, nagro-rosary, ayan, tingnan mo itong cross na ito. In the cross, wagas na pare, magpasawalang hanggan. In the cross of Jesus, we see the supreme example of love and forgiveness and the power of goodness over evil. Paano silang maniniwala na ikaw nga anak ng Diyos kung di mo maipakita ang krus na Jesus, ang pagpapatawad?
May sample ka ba? Nang marsyado? Yung mga nagdarasal, nag-life in the spirit, walang hilom, walang Espiritu Santo. Kung hindi bayaan si Kristong patawarin ang napakasakit na alaala. Mandela, yung laging bumubog sa kanya, 30 years siyang nakulong. 27 years. Isang araw pinatawag niya, ininiyahan niyang kumain. At sinasabi nga niya, oo, kadaling magigante, lumaban tayo. Kung ano'y gumawa ng masama, gawa natin ang masama. Pero kung hindi tayo magpapatawaran, mauubos tayo. At si Mang Bambi, isa din sa mga nakaharap siya, pinatay ang kanyang asawa, ang kanyang anak. Possible ba ito? Nung hearing, tinanong siya ng judge. Sabi niya, dun sa koronel na nag-utos na patayin ang kanyang mga minamahal. Bote perdoar, I will forgive you. Dalawang kondisyon. Every Saturday, punta ka sa bahay. Ipagluluto kita. Pinatay mo sa harap ko ang aking asawa, ang aking anak. Ngayon, ikaw na ang aking paglilingkuran. With the love of Jesus, nothing is impossible hanggang tayo magkakaroon ng drama. Sisimba-simba. Pero andun pa rin ang galit natin. Only God's love and grace can free us from our wounded pride, self-interest, self-gratification, cruel revenge, and the Holy Spirit, hinihinga mo, tumitibok sa iyong puso. Gumagaan ba ang puso mo kung hayaan mo siyang magpatawad? The Holy Spirit can help us overcome hatred, anger, resentments, with kindness and injury, with pardon. Buong taon, nag-aalay, alam mo yan, lumalapit ka palang dito, bayaan mo siyang magpatawad. For God is love. So our relationship with Him and with one another must be based on love. Ito po yung concern, respect with forgiveness. At hindi yung mga yung possessive. Dapat ako masunod, ako ang Diyos. Kapatid, anyayahan mo, Panginoon, hilumin ang iyong puso. Huwag po tayong tumulad itong mga kalaban ni Elias noong panahon niya, 450 prophets, pero mga kulam naman, anting-anting, mga trances, mediums, puno ng galit, paghihiganti. Siya naman ay mula sa Panginoon. A portage of the kingdom of love. Kapatid, hanggang kailan mo kikimkimin ang galit mo? Pag tinawag ka na ni Lord, excess baggage yan. Kaya let it go and let God heals your heart, yung painful memories mo. Simula pa sa mga nauna sa iyo, pinagdarasal natin. At tuloy ang dasal natin ngayon, pray for reconciliation with others for the glory of the Lord. I-text mo mamaya, messenger COVID, yung mga minamahal. Why make life complicated? Dahil sa topic natin to, imagine kung papayag ka. Aalisin sa iyo ni Lord sa iyong puso. S ang iyong sumpong. SP, self-pity mo. KSP, hindi ka lang napansin, na-promote, o nakapasa. Hindi na ako magsisimba dyan, ayoko na. Hindi po ganun. Ang napakasayang tanggalin sa iyo ni Lord dito sa anger management, yung pong EII. Sabihin mo nga, EII. EII, emotion lang yon, emotionally induced. Ginagamit lang ng demonyo yon. Yan ang dinasalan namin kagabi. Kasama ko pa, patago lang, huwag pa uuli. Muslim, INC. Minsan kasama ko dating daan, patago. Nagdarasal, inturo ni Mama Mary, Our Father, Hail Mary, Glory Be. Ang pinaka-worst, sana ikaw na nagpinapunta rito ni Lord, makontrol mo yung ITI. Sabi mo nga, ITI, ITI kapag ang tao nagmura, huwag kang magalit sa kanya, ipagdasal mo.
We are not fighting flesh and blood. Andiyan ang kalaban, unang sinisira mga magulang, mga namumuno. Sakit po yan. Impulsive ITI, impulsive temperamental impatience. Panginoon, ikaw humipo sa bawat isa. Walang pagalingan dito. Kung may pari man, sabi nga ni Pope, kami ang unang makasalanan. Inaanihan po kayo, 1 Peter 5:7, isu ko lahat. Matthew 6, baliwala ang punta mo, samba mo, alay mo, kung hindi ka magpatawad. Anyayahan mo si Jesus, tinapay na napiraso, siya ang magpatawad, ang Espiritu. Iisang Diyos sa Ama, iisang pag-ibig, sanhi maging Kristong buhay tayo. Yan na lang ang yaman, wala akong magic, silver and gold, I have none. Ito ang apostolito, ang daming galit, pinapatigil na ako. At wag daw ko nang hingi ng tulong dahil may apostolate din sila. Pero pagdasal niyo po, bakit nakakain pa yung mga bulag handicap natin? Bakit ang mga katutubo na bibigyan ng pag-asa, ang mga informal settlers, kaisa ko po kayo. Pero mga dasalin niyo, mga prayer warriors, more than 20,000 na, candle offerings, dito po sa mga more than 1,500, ilan na, Brother Dick? Ilan na lahat? Prayer warriors? 1,630, Father. Prayer warriors. Opo. At sa candle 23,000 plus yung candle. O kung di nyo dinadasal yan, bakit? O ito, kalapit lang, sampalok, nakatayo ng bahay, ito, 1.5 years. Pagpapatawad, nagmamahalan, pero imposible. Andyan lang ang pondo, National Housing. 20 years na po akong umipirma. In the name of the Cardinal, or Bishop, or Director, Guarantor po. Pero matinu lang po, nagmamahala. Natural, may mga kontrabida doon. Bakit nangyayari po? Sa payatas, sa Commonwealth, Cavite, pirma po, pinapautang in 25 years. Inaalis lang nila yung delinquent, yung sugarol, kasino, yung sabong. Dahil sasali, ibebenta yung rights. Eh, paano ni anak, apo, yung kapatid? Kaya may mga blessing po tayo, eh hindi pwedeng salita lang. Breaking of the bread, sabi nga ni Father Linus, pinakamaganda ng tulungan mo na sa pabahay. Kaya pag may alam kayong magaling na engineer, architect, salamat, matinong presidente, at matinong treasurer na may auditor, ay nako, pag maganda po presentation natin, andyan po ang pagpapala ng kooperatiba. Eucharistia, Acts of the Apostle, chapter 2, chapter 4, nagpapatawaran, a community of forgiveness, sharing with justice, love, and compassion. Yung mga bata, isa lang sa pamilya, chinecheck ng National Housing, engineer ang utak, magaling sa negosyo, kayang hulugan in 25 years according to your income. Kaya salamat, Panginoon, yan, himala ng mga deboto, mga commissionaries natin ng St. Jude, di po pang mga samahan for the glory of the Lord. Salamat sa inyong mga dasal. At salamat kay hinihiling dati ng dasal na ilalang hindi lang ni Mama Mary, St. Joseph, St. Jude, kundi ni St. Efren po, 4th century. Tumayo po tayo at manalangin, hiningin ang pagpapala, mga hinihingi ninyo, mga minamahal nyo, inyong income at savings. Magpasalamat tayo sa Diyos na sa paghingi ng kanyang pagpapala, makisa sa pagkapari sa krus ni Jesus, matulad tayo sa Kanya, mapagmahal, maawain. Sa bawat kahilingan, sasagot tayo, Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Yaong mga taong sumumpang manungkulan, para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi magparatang at maghimagsik, at sa halip ay kilalanin at supili ng kasalanan sa kanilang sariling mga puso, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa'y naway matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tayo naway hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagkumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali
para mamuhay tayo ng mapayapa na kapiling ang ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama, kilala mo ang bawat isa. Nasa abroad, online, dito sa Pilipinas, lahat ang nasa itaas, nasa ibaba, kayong mga narito na tinawag ng Diyos dahil maraming sa ating pamilya, naku, hindi po po tinatanggap ang pananampalatayang ganito. Isuko lahat sa Diyos. I-welcome si Jesus, ang pagmamahal ng Diyos. Iyalay ang kanyang salita na tayo'y nilinis sa dugo at pag-ibig ni Jesus. Ang iyalay, broken-hearted, tinapin na piraso, ibahagi sa mga kapuspalad. Amang na nasa langit, subalit nasa aming puso, hinihinga ka namin sa iyong Espiritu. Iliw mo kami sa katigasan ng puso, kayabangan. Opinyon ko, ako masusunod. Iliw mo kami sa kadiliman upang kami may takot, galit, kawalan ng pag-asa. Ipaubaya mo na lagi kaming maging handang lumapit na makipagbati, makipagkasundo at hilumin ng iyong dugo at pag-ibig ni Jesus. Anumang uri ng pagkakahiwa-hiwalay, hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Umupo po. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo naging kalugudugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mo, nag-aalay na kung kami may sama ng loob sa aming mga minamahal, mga kaibigan, ay kami makipagbati muna sapagkat ang iyong pagliligtas sa bayang minamahal ay nangyayari upang ang aming pakikinabang sa salita at tinapin na piraso ay magdulot sa amin ng wagas na pagmamahal. Sa ikararangal mo, Ama, sa ngalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, isang Diyos, isang pag-ibig, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Marapat na siya ay pasalamatan. Anumang pagsubok ang dumarating sa ating buhay, sapagkat walang mahal ng Diyos, lahat tayo dadaan sa malaking pagsubok. Lalo na ang pag-unawa, makipagbati, maging Kristong buhay, akayan sila sa pagpapatawaran, pagdadamayan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagpapasalamat sa iyo, Ama, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos na makapangyari, natuturo ang langit at lupa ng pananatilihan mo. Hosanna, 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 sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, inagpapalataya.
Lumuhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niyang tinapay, pinasalamatan kanya Ama, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan naman. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Mahal naming Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa paghihirap, kamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na lumuhod dito, magdasal, mag-alay para sa aming pamilya, kamag-anak, kaibigan at sa aming bayan at sa buong mundo. Lalo na yung mayaong mga di pa kumikilala sa iyo. Isinasama namin kami nagsalo-salo sa iyong mga salitang nagbibigay pag-asa na kami maging Kristong buhay sa aming kapwa, magpatawad, mag-unawa, makipagkasundo sa kapayapaan, at sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisang sa tulong ng Espiritu Santo,
Diyos naman, lingapin po yung simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Awa sa mga kapuspalad. Kaysa ni Francisco naming Papa, Jose Advingula naming Obispo at ng Tanang Kaparian at kayong mga deboto ni St. Jude at iba pang mga komunidad. Ikaw na nagdadala rito ng iyong mga minamahal sa buhay at ng ating bayan at iyong mga sana isang araw magpatawad din mag-unawa sa pagmamahal ni Kristo. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw, lalo na yung mga walang pamilya para sila ilibing, ipagdasal mga namatay sa gera, sa kalamidad, sa sakit, sa sobrang kahirapan. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat ang makasalo sa buhay na walang hanggang pagmamahalan. Kaysa ng malabiring Maria, ina ng Diyos, San Jose, tapat na esposo, mga apostol, martires, St. Jude Thaddeus, St. Ephren, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Pakitaas po ang dalawang kamay, damhin ang kanyang pagmamahal, itaas sa mga minamahal niyong hindi pa tinatanggap ang kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Rituho Santo, magpasa walang hanggan. Amen, 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 amen. Amen. Salamat, Ama, na binigyan mo kami ni ng Mama Mary na nagturo sa amin hindi mamabuo ang rosaryo, dasaling dahan-dahan mula sa puso. Our Father, Hail Mary, Glory Be. Sa mga di makatulog, nadidepress, hindi makapagpatawad, yung mga nawawalan ng pag-asa, the summary of our faith, the prayer our Lord Jesus taught us. Ama namin, sumasalangit ka, sa pag-ibig ang ngalan mo, papa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ng aking kahalin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad ng nagkakasala sa amin at huwag kami ipaitulog sa tukso Hiniling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng aming tagapagligtas, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kalwalhatian ngayon at magpasang Panginoong Jesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagmamahalan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you sa lahat po, sa abroad at sa Pilipinas, online. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sandibo. Narito ang kordero ng Diyos na galis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Amen. Para sa mga hindi makatanggap ng banal na komunyon, atin pong dasalin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Tumayo po. Ama namin mapagmahal, ikaw ang tumawad sa bawat isa. Ang bawat isa, unique story. Bawat isa, napakalaga. Kaya nga namatay sa krus ang iyong anak. Tinatawag mo ang bawat debotong narito, commissionaries natin sa abroad at sa Pilipinas, maging instrumento pag-uwi ng bahay.
ikaw na po ang magsabi na iso ko lahat kay Lord. Huwag tayong padala na katatapos ng dasal, balik na naman sa dati. Kailan ako magbabago? Simulan ko sa akin sarili. Ikaw ang magbago sa akin, Ama. Ama naming mapagmahal, nasa mundo kaming napakadaling magalit, manira. Pinagdarasal namin ang mga chismoso, bungangero, nager, laging negative sa kapwa, pag nakita pa lang, inis na inis. Panginoon, paano namin masasabing anak kami ng Diyos kung ganyan ang aming pag-iisip? Lalo na yung mga nagtatrabaho sa simbahan, sa gobyerno, sa aming bayan, pamilya. Paano sasabihin na may Diyos ng magmamahal kung sa mga halimbawa namin walang mercy and compassion? Panginoon, salamat. Ikaw ang tumawag sa amin, di man kami karapat-dapat. Pagkat tanggap sa pakikinabang sa pag-aahin, banal na salita at tinapin na piraso na inihibili ng iyong anak upang sa alaalay niya'y ipagdiwang, ipagpasalamat sa pakikiisa sa kanyang pagiging pari. Kaya kami dumadalangin, nagpapasalamat, gawing haing kaisa sa walang katapusang pagmamahalan. Sa ngalan ni Jesus, sa ikararangal mo, Ama, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, iisang pag-ibig, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sabihin sa iyong katabi, sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. At sumayo rin. Pagpalain ka't mga mahal mo sa buhay, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong mapayapat ipahayag ng kaharian ng Diyos ay pagpapatawaran, pag-uunawaan, pagdadamayan. Salamat sa Diyos. Palakpakan po ang aral na tinuro. Thank you, Lord. Tayo po yung magbibinan. Salamat sa iyo. Ikaw ang tagapamagitan sa Panginoon. San Judas Tadeo, maalamin patron. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Please turn to page 15. We invoke the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be created. And you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who teach the hearts of your faithful people by sending them the light of your Holy Spirit, grant us by the same Spirit to have a right judgment in all things and evermore to rejoice in His holy comfort. Through Christ our Lord. Amen. Please turn to page 34, the Epistle of St. Jude, verse 25. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, belong glory and majesty, dominion and authority, before all time, now and forever. Amen. We pray to you, Almighty and Eternal God, who through Jesus Christ has revealed your glory to all nations, to preserve the works of your mercy, that your church, being spread through the whole world, may continue with unchanging faith in the confession of your name. We pray to you, alone our good and holy, to endow with heavenly knowledge, sincere zeal, and sanctity of life, our sovereign pontiff, the vicar of our Lord Jesus Christ, the government of his church, likewise our beloved bishop, all other bishops, prelates and pastors of the church, especially those who are appointed to exercise among us the functions of the holy ministry and conduct your people in the ways of salvation. We pray to you, O God of might, wisdom and justice, through whom authority is rightly administered, laws are enacted, and judgment decreed. Assist with your Holy Spirit of counsel and fortitude all world leaders, that their administration may be conducted in righteousness and be eminently useful to your people over whom they preside, by encouraging due respect for virtue and religion, by a faithful execution of the laws in justice and mercy, and by restraining vice and immorality. Let the light of your divine wisdom direct the deliberations of government officials and shine forth in all proceedings and laws framed for our rule and government, so that they may tend to the preservation of peace, the promotion of national happiness, the increase of industry, sobriety,
and useful knowledge, and may perpetuate to us the blessings of equal liberty. We pray for all local government officials, judges and magistrates, and other officers who are appointed to guard our political welfare, that they may be enabled by your powerful protection to discharge the duties of their respective stations with honesty and ability. We recommend likewise to your unbounded mercy all our brethren and fellow citizens throughout our country and the world, that they may be blessed in the knowledge and sanctified in the observance of your most holy law, that they be preserved in union and in that peace which the world cannot give, and that after enjoying the blessings of this life, they may be admitted to those which are eternal. Finally, we pray to you, Lord, Lord of mercy, to remember the souls of your servants departed, who are gone before us with the sign of faith. Repose. To this, O Lord, and to all who rest in Christ, grant, we beseech you, a place of refreshment, light, and everlasting peace, through the same Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Page 37, Novena Prayers. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I salute you to the most sacred heart of Jesus. Through this heart I praise and thank God for all the graces he has bestowed upon you. Humbly prostrate before you, I implore you through this heart to look down upon me with compassion. O despise not my poor prayers, let not my trust be confounded. To you, God has granted the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. O come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I'll be grateful to you, and will be your faithful client until I can thank you in heaven. Amen. Blessed Apostle, with confidence we invoke you. Blessed Apostle, with confidence we invoke you. Saint Jude, help of the hopeless, aid us in our distress. Saint Jude, help of the hopeless, aid us in our distress. Pray for us that before death we may expiate all our sins by sincere repentance and the worthy reception of the holy sacraments. Pray for us that we may appease the divine justice and obtain a favorable judgment. Pray for us that we may be admitted into the company of the blessed, to rejoice in the presence of our God forever. Most holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Pray for me who am so miserable, make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolations and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, particularly. We also pray for the following intentions: for God's blessings in the National Shrine of Saint Jude Thaddeus and Saint Jude Catholic School, for more vocations to the priestly and religious life, for board and bar examinees, those who are taking academic and other examinations, and all our devotees and their petitions, and that I may bless God with you and all the elect forever. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you. Amen. Saint Jude Thaddeus, pray for us. And for all, we invoke your aid. Let us pray. O Saint Jude Thaddeus, relative of Jesus Christ, glorious apostle and martyr, renowned for your virtues and miracles, faithful and prompt intercessor of all who honor you and trust in you, you are a powerful patron and helper in grievous afflictions. I come to you and entreat you from the depths of my heart. Come to my aid with your powerful intercession, for you have received from God the privilege to assist with your manifest help those who almost despair of all hope. Look down upon me. My life is a life of crosses.
My days are days of tribulation, and my heart is an ocean of bitterness. All my paths are strewn with thorns, and scarcely one moment passes, but are witnesses of my tears and sighs. Uneasiness, discouragement, mistrust, and almost despair prey upon my soul. You cannot forsake me in this sad plight. I will not depart from you until you have heard me. O, hasten to my aid. I will be grateful to you all my life. I will honor you as my special patron. I will thank God for the grace bestowed upon you and will encourage devotion to you according to my power. Amen. Saint Jude Thaddeus, pray for us. And for all we invoke your aid. O Salutaris Hostia, Vece Liman Es my God, I firmly believe that you are really and corporally present in the blessed sacrament of the altar. I adore you here present from the very depths of my heart, and I worship your sacred presence with all possible humility. O my soul, what joy to have Jesus Christ always with us, and to be able to speak to him heart to heart with all confidence. Grant, O Lord, that I, having adored your divine majesty here on earth in this wonderful sacrament, may be able to adore you eternally in heaven. Amen. We pray the Oratio Imperata against the COVID-19 virus. Merciful and compassionate Father, we confess our sins, and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love, and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless our efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph,
Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. San Lorenzo Ruiz. Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. The 14 Holy Helpers. Pray for us. Saint Jude Thaddeus. Pray for us. We pray the prayer of Saint Gertrude, prayer for the souls in purgatory. Eternal Father, we offer you the most precious body and blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses offered throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in our homes and in our families. In Jesus' name, amen. We pray for the intentions of the Holy Father. Together with our personal intentions, through the constant intercession of our beloved patron of hope, Saint Jude Thaddeus, we all pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Given them bread from heaven, containing in itself all their life. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament left us a memorial of your passion, grant, we implore you, that we may so venerate the sacred mysteries of your body and blood, as always to be conscious of the fruit of your redemption. You who live and reign forever and ever. Amen. Blessed be God. Blessed be his holy name.
Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Blessing for the sick. Pakitaas mo ang dalawang kamay mula sa puso si Jesus. Ilumin ang iyong pamilya, ang ating bayan. Grant Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear our prayers for the sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. They shall lay their hands upon the sick, and they shall recover. May Jesus, the Son of Mary, the Lord and Redeemer of the world, through the merits and intercession of his holy apostle, Jude Thaddeus, and all his saints, show them favor and mercy. Amen. Blessing of religious articles, kindly raise them. Pinakapuso po, magpatawad si Kristo sa iyong puso. Maging Kristong buhay ka sa iyong mga minamahal at sa mga nakatampuhan. Itaas po sa Panginoon para hilumin tayo. Lord, show us your mercy and love. And grant us your salvation. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. Dearly beloved brothers and sisters, let us pray to God Almighty Father that we may be transformed into Christ's image through the devout use of these signs as aids to prayer. May the Lord in his love and mercy cherish and reinforce with his blessing these tokens of your devotion and piety, and may you take up the course of the present life without offending anybody, and may you attain eternal life with joy through Christ our Lord. Amen. Amen. Hinga ng dalangin ang ating Mama Mary. Sabihin sa iyong katabi, pagpalain ka ng Diyos at mga mahal mo sa buhay. Pagpalain ka ng Diyos at mga mahal mo sa buhay. Ang blessing po natin ay sa harap ng simbahan. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen.